Good day, kids. This is Sir Moy again, and for today's lesson, we're going to discuss about the operation of fraction. Pero magpo-focus muna tayo sa addition at saka sa subtraction. Subtraction, tara. Okay. So, we have example here, 1/2. Dapat alam mo muna yung parts. Yung nasa taas, ang tawag doon ay numerator. Yung nasa baba naman, ang tawag doon ay denominator. So, in this case, 1/2. Ang numerator natin ay 1. Ang denominator naman natin ay 2. Okay, nakakasunod ba? Okay, let's have an example about the addition. So, let's try this. 2/3 plus 5/3. Take note, madali ang addition ng fraction pag pareha sila ng denominator. In this case, pareha silang 3. Ang gagawin mo lang ay just copy. Okay, copy daw. Then, i-add mo lang dalawang numerator, which is yung 2 plus 5. Kaya magkakaroon ka ng 7. So, ang magiging sagot mo ay 7 over 3. Next, number 2. Parehas ng denominator. Anong gagawin? Very good. Kukopihin lang. So, we have 9. Then, yung taas, i-add lang. So, 1 plus 4, which is 5. Very good. Kaya magiging sagot mo ay 5 over 9. Subtraction naman. Same lang din naman. Kaso nga lang dito, magma-minus ka. Pag parehas ang denominator, anong gagawin? Very good. Copy lang. So, we have 3. Sa taas, since minus, isusubtract. Then, minus 5 is, very good, 5. Next, parehas na ng denominator? Yes, 7. So, we have to put 7. And then, sa taas, 15 minus 2, that is 13. Very good. Madali lang. Okay. Yung next topic natin, paano naman pag magkaiba sila ng denominator? Continue to watch this video. Okay, proceed naman tayo sa magkaiba yung denominator. Okay, may tinatawag tayo na LCD o yung least common denominator. Kailangan nating makuha yon. In this case, we have 3/4 plus 1/3. Paano mo sila malalaman yung LCD? Pag mababa lang yung number sa denominator, pwede mo tong gawin ha. Pwede mo siyang i-multiply. So, 4 times 3, that is 12. Yan. Ayan yung magiging LCD mo. So, next, divide tayo at saka times. So, 12 divided by 4, that is 3. Times 3, which is 9. Lagyan mo siya dito sa taas. Dahil plus to, maglalagay ka ng plus. Ganun ulit. 12 divided by 3, that is 4. Times 1, that is, very good, 4 pa rin. So, plus mo lang, so magkakaroon ko ng 13 over 12. This is your answer. Okay, number 2. Okay, 1/2 plus 2/5. Sige nga. Okay, anong least common denominator niya? 10. Kasi 2 times 5. Divide, tapos times. 10 divided by 2, that is 5. 5 times 1, that is 5 pa rin. 10 divided by 5, that is 2. Times 2, that is 4. So you have 5 plus 4, that is 9 over 10. Madali lang. Kung may natutunan ka sa video na to, please don't forget to subscribe and please hit the notification bell para lagi kang updated sa mga math videos ko. See you again soon. Goodbye! Now, proceed naman tayo sa magkaiba yung denominator. Paano nga ba to? Okay, katulad ng sinabi ko kanina, pag mareho ang denominator, mas madali siyang i-add o kaya i-minus. Kaya ang gagawin natin silang pareho. Like in this example, 3/4 plus 1/3. Magkaiba silang denominator. May tinatawag tayo na LCD or least common denominator. Kailangan natin makuha yan. So gagawa tayo ng table katulad nito. Naglagay lang ako ng 1, 2, 3, 4 and so on and so forth. And then imumultiply natin itong mga to dito sa denominator. So, dalawa yan, kaya dalawa yung nilagay kong blank. So, 1 times 4, that is 4. 1 times 3, that is 3. 2 times 4, that is 8. 2 times 3, that is 6.
Sir, kailan kayo hinto? Pag meron ka nang nakitang parehong number sa kanilang dalawa. Sa ngayon, wala pa. Tuloy tayo. 3 times 4, that is 12. And 3 times 3, that is 9. Wala pa rin. So, 4 times 4, that is 16. And 4 times 3, that is 12. Yun, may parehas na, which is tong 12. Saan ko minultiply yung 4 para maging 12? 3. Saan ko minultiply yung 4 para maging 12? Sa 4 naman. Okay. Sir, anong gagawin natin? Since yung 4, minultiply mo siya sa 3, i-multiply natin to sa 3 over 3. So, 3 times 3, that is 9. And 3 times 4, that is 12. Which is yung gusto natin. Next, saan mo minultiply itong 3? Sa 4. Kaya, i-multiply natin to sa 4 over 4. So, 1 times 4, that is 4. 3 times 4, that is 12. Plus yan, kaya kukopihin mo lang. Parehas na. So, ang gagawin natin, copy the denominator and then add the numerator. 9 plus 4, that is 13. Medyo komplikado siya, pero mas madali yan. Meron namang technique, mas madali. Kaso nga lang, dito advisable pag malaki na yung denominator. Try natin. 3 over 4 plus 1 over 3. Ano kaya magiging denominator? Okay, multiply mo lang. 4 times 3, that is 12. And then, divide. 12 divided by 4, that is 3. Times 3, that is 9. Next, 12 divided by 3, that is 4. Times 1, 4. Dahil plus yan, kaya maglalagay tayo dito ng plus. Okay. 9 plus 4, that is 13, and then copy the denominator. Okay, dalawa na yung technique. Example pa tayo. Ulit natin tong number 2 dun sa long method kasi mas maganda yun kasi kailangan talaga natin makuha yung least common denominator. So, again, gagawa tayo ng table. So, 1, 2, 3, 4, ayan. So, 1 times 5, that is 5. 1 times 3, that is 3. 1 times 5, 2 times 5, that is 10. 2 times 3, that is 6. 3 times 5, that is 15. 3 times 3, that is 9. Kulang pa rin, wala pa rin parehas. 4 times 5, that is 20. 4 times 3, that is 12. May parehas na ba? Wala pa rin. So, 5 tayo. So, 5 times 5, that is 25. And 5 times 3, that is 15. May parehas na? Meron na. Yung 15. So, naging 15 to dahil sa number 3. Ito naman, naging 15 to dahil sa number 5. Kaya, i-multiply natin to sa 3 over 3. Ito naman, i-multiply natin sa 5 over 5. So, magkakaroon tayo ng 3 times 4, that is 12. 3 times 5, that is 15. Minus 2 times 5 equals 10. 3 times 5, that is also 15. So, paresa sila, pwede natin kopyahin. So, we have 15 and 12 minus 10, that is 2. So, your answer will be 2 over 15. Napakadali lang. So, comment nyo lang yung mga tanong nyo. Malay mo, masagot ko. Okay?